Tayo sa ating pong pag-aaral sa uri po ng bonsai na ating gagawin. Ang gagawin naman po natin ngayon ay may pagkahuwig sa tinatawag nating flower arrangement, pero ang gagamitin po natin ay ang ating pong specimen na Adenium obesum. Ito po ay maraming trunks na maliliit. Gagawa po tayong isang arrangement dito sa isang driftwood. So nakita po natin, iba-iba ang ating pong kaparaanan. So gagamit po tayo itong material, mga bato. Sunod po ay itong kapirasong driftwood. Ito ay pwede natin gamitin sa madali ang flower arrangement, lalo na kung may bisita tayo, pang dining table. So kung meron po tayong mga ritaso, mga driftwood, na halos itatapon nyo lang, pwede nyo po itong gamitin bilang inyong bonsai pot. Pero ang medium natin ay driftwood. So paano po natin sisimulan? So meron po tayong bonsai rootstock. Dwarf po ito. Ito po ay more or less mga 2-month old na Adenium obesum. So ano po gagawin natin? So meron po tayong lupa na nandito. Atin po muna siyang ilalagay po sa lupa. Babalutan po natin siya. No? Ito po ay kailangan medyo basa, malagkit, para po hindi bubuhaghag ang lupa pag siya po ay nilagay na natin po sa ating pong driftwood. So hanggat maari, ang lupang ito ay medyo clayish. Pwede rin po kung wala kayo dyan, kung ano pong lupa meron kayo dyan. Ang importante po ay babalutan muna po natin ang halaman. Babalutan po natin ang ating pong bonsai ng lupa. So, hanggang kailan ba natin pwedeng hayaang maging ganito? So, ibig sabihin po, kung meron po tayong occasion sa ating bahay, party, or gusto nating special ang ating dining table na gusto nating makakita ng iba't ibang uri ng dining arrangement o table arrangement, ay pwede po tayong gumamit ng mga ganito. So ito po, medyo babasain po natin ito para mapanatili po natin malagkit. Yan po, so nakita po natin yung kanyang structure. Yan po. So, meron po tayo natirang lupa. Ito po ay ating babasain konti. Yan. Nang sa ganun ay mamaya po ay meron tayong magagamit. Yan. So, ito po yung ating gagamiting taniman ng bonsai. Dito po tayo magsisimula. At more or less, gagawin po natin siyang medyo naka 45 degrees. Para maging aesthetically ay dynamic po. Ayan na po, so unti-unti ko nang inuunat ang lupa. Ayan na po tayo. Ayan na po tayo. So, nakikita po natin. Kung tutusin po, ito po ay isang uri ng flower arrangement. So, ano pong gagawin natin? Kaya meron po tayong bato na ating pong gagamiting pangkalso. Nakasama po siya sa decoration. Ayan po, ito po yung ating mga bato. Just in case po na gagalaw. Ayan. At ang natitira po nating lupa ay atin pong ihuhugis para ipalibot pa po natin kung ano po yung nais po natin mangyari sa hugis po ng lupa na nandirito. Ayan po. So, atin na tinatakpan. Ayan. Okay. So, napakasimple. Ayan po. Napakasimple. Ayan. Napakasimple po ng atin pong bonsai materials. Ayan po. Halos kung titignan po natin, ay halos tapos na siya. So, ano pa susunod natin? Gagamit po tayo ng ilang mga bato. Hanggat maaari, kung meron po tayong mga bato dyan. And pebbles. Pwede po natin lagyan po dito ng pebbles. So, ito po ay babalutan natin. Pwede po natin siyang balutan na tinatawag natin duckweed. Ito po ay duckweed. Nakupa po ito sa fish pond. Kung ito po ay lalagyan nyo sa dining table, siyempre ito po ay medyo marungis dahil makikita ang lupa. Ano pong gagawin po natin? Pwede po natin siyang balutan ng duckweed. Nang sa ganun, maitatago po natin ang lupa. Ayan po, nakikita nyo na po siya. Ayan. So,
Meron po tayong tinitindang mga duckweed. Ito po ay per kilo. Nabibili po natin dito to sa ating pong bonsai shop dito po sa Parañaque. At ito po. So hanggang kailan ba pwede ito? Pwede po ito tumagal ng sabihin po natin isang buwan, pero ang duckweed po ay regular po natin siyang papalitan dahil ito po ay natutuyo. So kung gusto natin magkaroon ng fish pond, pwede po. Ayan. So nakikita po natin, instead ng moss, ang gagamitin po natin ay duckweed. Ayan po. Ayan. Ibabalot po natin siya sa area ng may putik. Ayan po. So malapit na. Ayan po. So ano po ang susunod natin? Pwede po tayong maglagay ng mga accent. Pwede po natin siyang lagyan ng wood. Kung gusto natin siya parang maging ikiba na arrangement, pwede natin salungutin. Yan, lalo na kung gagamitin natin siya sa isang occasion. Yan, kung ayaw nyo pong nakikita, pwede po natin siyang singitan ng ilang dahon ng ating pong reed palm. So, para makagawa po tayo ng isang ikiba na arrangement. Yan. So, ito po yung reed palm. Kasi kung gagawin natin siya, masyadong malaki. So, atin po itong tatabasan. Ayan po. Ayan po, para magamit natin. So, bakit po natin gagawin to? Para medyo ang dating po natin dito ay sophisticated at tinatawag natin pong ikibana arrangement para masalungat po natin. So, paano po ito ginagawa? Kaya, ang gagawin po natin, kung meron po tayo special occasion na good for 2 to 3 hours, kahit wala po itong tubig, ito po ay tatagal. Pwede po, dahil meron po tayong duckweed, pwede po natin siyang itago dito sa mga duckweed para sumalungat. Yan po. Pwede po yan sumalungat. Pwede natin medyo baliin ang mga sanga. Kaya ang lupa po doon, ito po ang magsisilbing tusukan natin. Ayan. Okay. Para magkaroon lang po ng combination ang ating pong bonsai adenium, pwede po natin lagyan ng ganitong uri po ng dahon. Pwede naman po yung pinakasimple, ito pong ating adenium lang ay maganda na po. Ngayon nilalagyan lang po natin siya ng isang sophisticated kung gusto po natin siya magkaroon po ng ibang drama. Katulad po ito, nilalagyan po natin siya ng tatlong uri ng height. No? Dahil po meron tayong lupang nilagay, hindi po yung kaagad tutumba. Dahil yung po ay parang clay. Ano po? So, basta checkin po natin ang pagtusok. Kaya mahalaga po, medyo clayish ang lupa natin. So, ito na po yung ating kibana arrangement ng ating pong gamit adenium. So, paan pa natin siya pagagandahin? Pwede po tayong gumamit ng iba pang uri ng bulaklak. Kung meron po tayong spare na bulaklak, tulad po ito. Dali po natin yung camera. Meron po tayo ditong adenium. O bulaklak po. No, pwede natin gamitin ito. Okay, manghinayang. Pwede palagyan po ito. So, paano ba natin gagawin ito? So, instead po na ilalagay po natin siya sa mismong bulaklak, pwede po natin siyang itusok lang po dito sa ilalim. Gamit din po yung ilalim niya. Yan po, para po may drama pa siya. Yan, para po sa ating ikibana arrangement. So, kung kulang po, kuha pa po tayo ng bougainvillea. Bougainvillea flowers para po sa ating pong design. Para makompleto po ang ilalim. Yan. Kaya mahalaga po na meron po tayong clay soil or any loam soil. Yan po, para sa ating ikibana arrangement pang table po natin. Ikutan natin ng camera para makita po natin. Lalayo natin to. Okay. Yan. So, tingnan po natin. Yan. At mamaya, hugasan natin ang buong lugar para makita natin. Ano ba ang itsura niya pag siya po ay nilagay? Sige po, ikot natin.
Ayan po. Okay. Sige po, ngayon po, ililipat natin siya at ilalagay natin siya sa sentro. So, makikita po natin ang kalagan ng clay kasi hindi ho siya basta-bastang natutumba. Ayan po. So, mahalaga po yung clay soil at ito po ang ating stone, pangkalso. So, isi-sentro po natin siya para kung meron po tayong table na dapat po nating ayusan sa loob ng ating bahay, ilalagay lang po natin siya sa sentro. Yan po. Yan. So, mahalaga po ang mga kalso. Or kung anong bonsai meron po kayo dyan na materials na driftwood. Yan po. So, mahalaga yung ating pong clay soil para maipit po natin ang mga dinagdag po nating materials. Okay. So, dito po tayo nagtatapos sa ating pong Ikebana Adenium Bonsai Arrangement. Pagpalain po kayo ng Diyos. So, ikutan po natin ulit kung gusto niyo pong makita ang arrangement. Adenium Bonsai Rootstock, Duckweed, ito pong Japanese Reed, dalawang pirasong bonsai, yung isa po ugat, ito po driftwood. Meron po tayong mga stones. Yan po ang ating Ikebana Arrangement. So, pagpalain po kayo, ngayon makikita po natin ang ating pong ginawang project. Ayan po. So, meron po tayong mataas na reed palm, heaven, tapos meron po tayong man, earth, kung ating pag-aaralan ang Ikebana arrangement po. So, ito po siya. So, mahalaga po na mag-ipon kayo ng mga driftwood, spare na driftwood, para magamit po natin yan sa anumang occasion. Hindi nyo kailangan maging expensive ang flower arrangement kung may bisita po kayo. Ito lamang ay magagamit nyo na. So, pagpalain kayo ng Diyos, ito po, napakaganda po at napakamurang arrangement. Salamat.